Nadinig ni Moirang sikreto. He saved my daughter. Panganib ngayon ang buhay ni Annalyn. Ay naiwan sa kapundukan sa mga kamay ng mga bandido. Katakas na si Zoe at si Dr. Anthony. Si Annalyn na lang ang naiwan at ang nganib siyang patayin. Katakas sana ito ngunit nahuli ito. Ibinalik siya sa bahay ng mga bandido. Si Risa, ang kapatid ng bandido, ang nagpatakas sa kanila. Tumulong siya sa kanilang pagtakas. Nang makita niya ulit si Annalyn, bumalik. Nang bumalik ito ay wala na siyang magagawa dahil napakalupit ng kanyang kapatid. Iiyak si Annalyn dahil gusto pa niyang maligtas. Samantalang lubos naman na nag-aalala si Lynette. Lalo na nang makita niya si Zoe lang ang nakaligtas at ang kanyang anak ay naiwan. Iyak nang iyak si Lynette at humingi ito ng tulong sa kapulisan. Ganon din ang ama ni Annalyn. Naghahanap siya ng paraan para mailigtas ang kanyang anak. Ito ay nakipag-usap sa mga pulis na kung pwede. Ligtas ang kanyang anak at sinabi pa nito na anak niya si Annalyn. Sinabi ni Dr. Tanyag sa mga pulis na please save my daughter. Sobrang nalungkot itong si Moira dahil naaktuhan niya na sinabi ni Dr. Tanyag ang ganong salita. Kaya ngayon ay nalaman tuloy ni Moira ang sekreto ng kanyang asawa. Kaya huwag tayong mawawala sa mga intense pangkaganapan ng abot kamay na pangarap na mapapanood lang natin sa Kapuso Network every 2:30 PM ng hapon araw-araw sa GMA Network. Abangan natin ang mga susunod pang magaganap.